Hi guys! Welcome back again to my channel. My name is Henry at ako ang inyong plantito mula dito sa lungsod ng Davao. Today guys, hindi muna ako lalabas. Dito lang muna ako sa bahay. Pero gusto ko talagang mag-vlog para may ma-share naman ako sa inyo. At wala akong ibang naisip kundi itong mga croutons ko kasi meron akong mga ilang varieties dito. So ipapakita ko sila sa inyo guys. Pero bago po ako mag-start, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, sana huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung bell icon para palagi po kayong ma-notify kapag may bago po akong upload video. So, sisimulan natin guys! Let's go! So, welcome back again to my channel guys. So, ito na sila guys, ang aking mga croutons collection. Ito guys, pasensya na guys kasi itong collection ko na ito, hindi ko alam ang pangalan nito, pero masyado siyang maganda guys. Hindi ko alam, baka rare pa nga siguro ito kasi nga tingnan niyo naman yung dahon niya guys, oh. Camouflage dito, tapos dito kalahati is green, yellow green, tapos dito green naman na camouflage. Tapos dito sa ibaba, magkahalong pink at saka green at saka camouflage. So, napakaganda niya guys. Ayan guys. Sobrang ganda ng ano nito guys. Klaseng variety ng crotons na to guys. Oh. Sa tingin ko guys, ano ito guys? Rare crotons ito guys. Bali, dalawang kaso ito guys. Oh. Ayan. Ayan, hindi ko ito binibinta kasi meron din akong nakadisplayed neto sa may ano nga sa may kasada dun sa display area ko, yung nandun yun yung binaybinta ko, pero itong nandito collection ko, itong nandito guys. At saka meron pa dito guys, ito guys, oh, ito guys, ayan, hindi ko rin alam pangalan nito guys. At saka ang ano nito guys, ang nakaganda dito is ang kanyang dahon is sobrang liliit, tapos meron siyang mga dot na yellow. So di ba guys, para siyang ano, para siyang lucky plant kasi meron siyang mga dot-dot. So siguro swerte din itong klaseng crotons na ito guys. Ayan, meron pa rin isa dito guys, yung katabi niya meron ding mga dot, yung mga dahon niya magkahalong yellow at saka red. Ang dahon nito guys ay hindi naman masyadong maliliit, pero para siyang dwarf na ano, na San Francisco or crotons guys. So napakaganda niya guys, oh. Tapos itong isang crotons na ito guys, oh. Hindi ko lang alam kung talagang natural niya ito o talagang nagkaganito lang yung dahon niya. Kasi nga ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Kasi itong mga crotons na ito guys, magpipitong buwan pa lang ito kasi nagsimula yung COVID. Doon pala ako nagsimulang magtanim ulit kasi dati marami akong klase, iba't ibang uri ng ano dito guys, mga San Francisco, kaya nga lang dahil nga lagi kaming binabaha dito, parang nawalan ako ng gana. Pero nung nag-COVID na, bumalik ulit yung ano, gana ko sa pagtatanim, sa paghahalaman, kaya nga ako pumasok ulit sa pag YouTube, kaya nagtanim ako ulit kasi gustong gusto kong klase ng halaman na ito guys, kasi napakatingkad ng kulay, napakaganda niya, tapos ang ganda, ang sarap-sarap niyang sarap-sarap niya sa mata, tapos napaka ano niya guys, napaka nakakatawag pansin siya sa kanyang ano guys, kulay niya. Ayan, at ito naman guys, hindi ko rin alam, pasensya ulit kasi hindi naman ako expert sa paghalaman guys, mahilig lang talaga sa halaman, kaya nire-research ko pa kung ano talagang pangalan nito guys, pasensya na po. Ayan guys, oh, bali hindi ko alam, parang hindi sila magkaiba ito silang dalawa guys, o magkauri lang ito kasi ito may pagka-yellow yung ano niya eh, tapos ito red na red guys, oh. Ayan, comment below na lang guys para malaman ko kung anong pangalan nito. Ayan, tsaka ito guys, San Francisco din ito guys, oh. Ayan guys, oh, pumuplant sa San Francisco. Ayan, maganda din yung ano niya, dahon niya, meron siyang mga white sa gilid, tapos may pagka-camouflage siya, ay pagka-gray ang kulay din. So maganda siya guys. Ayan guys, oh. Ayan, isang crotons na yung alam kong pangalan dito, nandito sa mga collection ko guys. Ito lang guys, duckfoot croton. Ito lang yung nag-iisang crotons na alam ko kung anong pangalan. Ayan,
Bali marami ito. Ito yung pinakamarami kong croutons, guys. Ang iba nito is, ang marami nito is nandun sa may display area ko, dun sa may tabing highway. Ayan, guys. Marami sila, guys. Marami itong magkasama. Ito, guys. Tapos ito namang isa, guys. Ayan. Sobrang ganda din nito, guys. Kasi habang tumatagal ang kanyang dahon ay lalong nagtitingkad. Kaya napakaganda niya, guys. Ayan, oh. Nung tinanim ko itong isang puno na ito, hindi pa ito makulay. Green pa lang lahat ang dahon nito. Pero iba talaga pag naka full sunlight yung ano, guys. Naka full sunlight yung San Francisco croutons natin. Kasi gustong gusto niya talaga yung ano, yung init. Diligan mo lang siya. Na ano, napaka ano na niya, guys. Napaka ganda na ng kanyang kulay. Ayan. Nandito pa yung iba, guys. Ayan, guys. So ito croutons nito, guys. Na may pagkaano din, may pagka-yellow din ang kanang mga dahon, magkahalong yellow tsaka green. At saka dito, guys, medyo ano siya, green, pero habang tumatagal, nagiging ano ito, guys, nagiging yellow ito, guys. Minsan nga nangawala itong mga green dito, nagiging green na siya lahat. 'Yon. So ito namang isa, guys, magkatulad ng ito dun sa ano, magkasama lang sila dun sa yung nasa paso, dalawang paso ko na ano, na paborito kong croutons, kasi nga tingin ko ano ito, rare ito, guys, kasi talagang kakaiba yung mga dahon niya. Ito namang isa, ayan, guys, oh. Ayan, magkasama lang ito dito sa may kabila, guys, ang pinakita ko kanina sa inyo. Ayan, ito naman, guys, ito lang yung nag-iisa. Ito talagang maganda itong klase, guys, kasi hindi ko alam kung anong pangalan din nito. Pero ito, guys, maganda ito pag naarawan din ng ano, buong araw, kasi gustong gusto ng croutons yun, ng ganitong klase na croutons, kasi nagiging golden talaga tong dahon nito. Ayan, ito magkasama ito sa dito sa kabila. Ayan ito, guys, oh. Ayan ito yung iba, guys, oh. Ayan guys, oh. Meron pa ako dito, guys, isang puno dito, guys, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, croutons din ito, guys. Naipakita ko na ito sa unang vlog ko. Ayan. Ayan, so sobrang ganda. Ito na lang yung natira isa. Kasi ang iba nito is kinain ng kambing. May nakapasok dito sa maliit kong garden sa bahay, guys. Ito na lang yung isa, guys, natira. Isa na lang. Meron ding isa dito, guys. Ayan, guys, oh. Ayan. San Francisco na napakaliliit ng mga dahon. Medyo green yung dulo, sa gitna is yellow. Ito naman yung isa, masyado ding makulay kapag naaarawan siya. Ayan, guys, oh. Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Sobrang napakaganda ng croutons, guys. Isa ito sa mga halaman na hindi mahirap alagaan, madaling patubuin. Tapos, huwag nyo lang ilagay sa sa lilim. Ilagay nyo siya sa pag bagong tanim pa lang, huwag nyo munang paarawan. Pero pag stable na yung ano niya, may mga ugat na siya, doon pwede nyo na siyang paarawan. Ayan, maganda yan, guys, pag nasisikatan siya ng araw. Ito naman, guys, malalapad ang dahon. Pagkatapos, yung mga dahon niya, ayan, guys, oh, ang ganda-ganda ng texture ng dahon. Tingnan nyo naman, oh. Kita nyo naman, guys, oh. Napakaganda ng kanyang mga dahon, guys. Ayan. Sino naman hindi ma-iinggan nyo sa pagtatanim ng mga ganitong klase, ay napakaganda ng halaman na ito. Ayan, guys, meron din akong isang uri dito, guys, ng ano, ng croutons na medyo kulot din yung dahon niya. Ayan, guys, oh. Ayan. Hindi ko lang alam kung magkaparehas na nito nung isa. Ayan. Ayan, guys, oh. Magkapareho lang siguro sila nito nung yung isa, guys. Meron din isa dito, guys, na ipapakita ko sa inyo na sobrang ganda din, guys. Ayan, guys, oh. Mapapa-ano kayo sa ano pag nakita nyo to, guys, oh. Mapapawaw kayo, guys. Ayan, guys, oh. Ayan. Sino naman hindi magkakagusto sa mga ganitong klaseng croutons, guys? Ayan. Talagang na ano, kakaiba. Ayan, guys, oh. Ang ganda-ganda ng klase ng croutons na to, oh. Bigay lang to sa akin, guys. Ayan. Binakyum ko lang ito, guys. 10 araw lang, buhay na. Ayan, guys, oh. Meron akong papakita sa inyo mamaya, kasi ngayon ko siya bubuksan, yung binakyum ko, within 20 days. At ito pa yung isa, guys, oh. Ayan, guys, oh. Ayan. Ayan, duck foot croutons ulit. Ayan. Ito naman, guys, yung ayan, guys, oh. Ayan.
Meron pa akong ano dito guys, andun sa may looban ng ano, garden ko dito sa bahay. Bali, yellow yung dahon niya. So guys, oh, bali stable na ito guys. Bagong tanim ko lang to. Ayan. Tubo na siya guys, oh. Buhay na ito guys. Tubo na ito. Ayan guys, oh. Ayan. Marami akong nakatanim dito guys. Ayan guys, oh, mga crotons ito guys. Mga bagong lipat ko na crotons sa ano, sa lupin. Dito ko lang siya nilagay kasi naiinitan dito. Natatamaan itong banda na to ng araw. Kaya dito ko sila nilagay. Dito sila nilagay dun sa labas kasi nga kakainin ng kambing. Ito naman yung isa sa mga itinanim ko guys. Sa loob ng 20 days. Meron na itong ugat. Ngayon ko siya bubuksan para maipakita ko sa inyo. Sa pagtatanim ng ano guys, San Francisco or crotons natin, madali lang naman siyang mabuhay. Bali anuhin nyo lang yung cuttings, yung dulo ng ano cuttings ninyo. Bali medyo patulis ng ano nyo, yung paghiwa nyo sa kanyang dulo ng kanyang cuttings, o di kaya pa slanting para mas mabilis siyang mag-ugat. At ito namang itinanim ko na ito guys, sigurado akong may ugat na ito kasi ilang beses ko na itong nasubukan. So ipapakita ko sa inyo guys kung talagang may ugat na ang aking crotons. Ito, bubunutin ko itong isa na ito guys, oh. Ayan guys, oh, may ugat na ito guys. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan na yung ugat niya guys, oh. Ayan, kita nyo naman yung ugat niya. Talagang mabubuhay siya guys. Ililipat ko na lang ito. So, para magiging stable siya pagdating ng araw. Ayan guys, oh. Buhay na ito guys. Ayan, oh. Kasi nakaganda sa vacuum guys, yung sa loob ng cellophane or container natin. Medyo magmo-moist 'yon yung parang tubig na nandun sa loob, 'yun yung mag-aano sa kanya, magsusuporta para talagang mabubuhay yung crotons natin. Ayan guys. So ito yung mga crotons ko na binacuum guys. Ito naman, bali ito at saka ito, magkasabay ko ito silang itinanim. Ito naman nabuhay din kahit hindi ko siya binacuum, tinuso ko lang siya pero hindi ko siya pinaarawan. Kahit kahit konti ulang araw na ano to na hindi to natamaan ng araw, doon ko lang siya nilagay sa medyo may lilim talaga. Kaya ayan guys, buhay na siya. So lilipat ko na ito, so bubunot din ako ng isa para ipakita ko sa inyo na talagang madaling mabuhay yung ano natin kapag samahan natin ng pagmamahal yung pagtatanim natin. At saka may isa din akong advice sa inyo guys, pag natatanim kayo ng kahit anong halaman natin, lagyan natin ng 20% na tawag to reversan. Kasi yung ano guys, yung reversan guys, mas mabilis yung ano guys, magpaugat kasi yung ano niya, mas mabilis gumalaw yung mga ugat niya kasi nga hindi siya siksik. So magandang lagyan natin ng ano, kahit kaunting buhangin, kahit mga 20% lang, mas maganda yung reversan kasi yun talaga yung ina-advise. Ihalo lang natin sa ano natin, sa lupa, haluan natin ng kaunting lupa. So yun, pwede na yung pagtaniman guys, kahit anong klaseng halaman meron tayo, maganda talaga siya, maganda talaga yung tubo ng halaman natin. So kuha ko ng isa guys, pakita ko sa inyo kung talagang totoo nga bang may ugat na kapag itinanim ang pinagtaniman natin ay may halong buhangin. So ito guys, ayan guys, oh. Oh, ayan guys, diba? Sobrang daming ugat. So totoo yung sinabi ko sa inyo guys. Ayan guys, oh. Lagyan nyo ng kaunting buhangin, kahit 20% lang na buhangin, or reversan yung pagtataniman natin, lalo na yung mga bago nating itinanim na wala pang ugat. So talagang mabubuhay yung halaman natin, lalo na ang crotons, kasi hindi naman ito mahirap buhayin guys. Napakadali nitong itanim, napakadali nitong mabuhay. So yun guys, at sana guys may natutunan kayo sa binahagi ko ngayong araw sa inyo. At sana huwag nyong kalimutang mag like at mag share at saka mag subscribe. Salamat guys. God bless us all.